And then, after po ako mag-take ng elixir placenta, I think it was like the fifth day na nawala siya. At mag-take na lahat ng may sakit. Mag-take na. At talagang may promise ng success of recovery sa elixir. So, ang dami ko ng concerns, ang dami kong sakit sa katawan, sa paa, naglalabasan yung varicose veins ko. And then after that, up until now, I think I'm on my 86th day right now. And hindi po siya lumabas all throughout my journey sa elixir placenta. Wala pong signs of inflammation. Yung numbness ko na tuwing hating gabi, ginigising ako. I am Mrs. Esther Reyes from Fairview, Quezon City. I am a retired teacher. I am 74 years old. Hi everyone, ako si April Famini, 32 years old. I am a mom of two and I'm also married with my husband. Mary Pearl Poblete, 45 years old. Cancer survivor for 11 years na. Hindi talaga ako healthy. Marami akong concerns. Number one, meron akong pre-diabetic, no? Number two, I have plantar fascia. Yung paa ko talaga, minsan hindi ako makalakad ng maayos. Meron akong carpal tunnel. At saka yung mga, ang knees ko talagang, knees, my joints, my knees, lahat masakit, no? Meron akong neck pain, ang nerves dito, yun ang kinatakot ko noon eh. Kasi sinabi nila, yung nerves, umaakyat yung numbness ba? And napagsabihan ako na pag yan ay umakyat sa ulo, well, that will be fatal, no? I was diagnosed with vasculitis last year, January 2021. And that is also the time na pregnant ako. I was 5 months pregnant when it was diagnosed. I've experienced a lot of pain. Physically, emotionally, mentally, and even my spiritual health is affected. May mga time na hindi ako nakakatulog. Kahit nakapikit ako. Ayan. Kasi andun yung thinking na, what if ganito? What if kailangan ko nang mag-undergo ng mga something very hard procedure? Yes, overthinking. Kasi I'm a mom. I'm worried kasi baka affected si baby. I'm worried baka hindi ko matuloy yung pregnancy ko. And I was so tired because of the pain. 2018 may nakapa ako. Nabukol dito sa lower abdomen ko. Right, lower right. Multiple large intramural fibrosis. So, ang dami ko ng concerns, ang dami kong sakit sa katawan, sa paa, naglalabasan yung varicose veins ko, yung numbness ko na tuwing hating gabi, ginigising ako. Ay, Lord, 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 wala na yata, parang patay na yung mga kamay ko. Grabe yung menstrual flow ko, as in, sobrang ayaw mong lumabas ng bahay kasi talagang buo-buo. Kumbaga, tatagusan ka. Diabetes ranging from, you know, 110, minsan nagwa 130. Ay, ang alam ko, ang normal ng pre-diabetes is 110 to 120 lang, ganyan, no? Lalo na pagkatapos yung kumain, nag-spike up yan to 170, ganyan, 180. So, that is parang alarming yun, ano? Parang kakatakot ng diabetes, ano? Sisirain niya lahat ng organs mo once diabetic ka na. On the first week, napag-take ko ng elixir. I took the elixir one in the morning and one before bedtime. Yung sugar level ko, nagre-range na lang ng 115, 120. Yan, naglalaro siyang ganyan. At ang nakakatuwa, pagka kumain ako ng bawal, no, bawal sa diabetes, para mag-spike ang sugar mo, hindi siya tumataas ng 170. Tumaas lang siya ng hanggang 130, 135.
before po ako mag-take ng elixir placenta, I have two large rashes. And then, after po ako mag-take ng elixir placenta, I think it was like the fifth day na nawala siya. And then after that, up until now, I think I'm on my 86th day right now. And hindi po siya lumabas all throughout my journey sa elixir placenta. Wala pong signs of inflammation. And yun din po yung sinasabi ng doctor ko. If there's no rashes, it means the inflammation is low. And that's a good news for me. Yung first week ko, napapansin ko na yung back pain ko nare-reduce. Sabi ko ganun, parang okay na yung back ko, Lord. Sabi ko ganun. Parang tapos yung frozen shoulder ko na hindi ko maitaas. Alam mo yun yung pag ano, igaganon mo pa. Pero ngayon, Lord, ba't parang ang galing-galing niyo? Sabi ko ganun. Dito kasi ako sa right na may frozen shoulder. Siyempre, ang sakit-sakit. Yung tipong pag magsusuklay ka, hindi mo maiangat. Ganun. Tapos, nawawala. Sabi kong ganun. And then, hindi na rin ako ganun kapagod. Sabi ko, galing nito, Lord. Ah. Parang 1 week pa lang. Tapos, ganyan na yung effect. Tapos, yung hair fall ko. Napapansin ko na tinutubuan ako ng hairlines, ganun. And then, pag nagkaka-pimples, after 2 days, nagda-dry, eh yung pimples ko pa man din pag tinutubuan, ang lalaki. Cystic, talagang, naku, makita nyo lang yung before. Ay, naku, hindi ka lalabas ng bahay. Ayaw mo lumabas kasi andami mo nang tigidig, tapos laki-laki pa ng sun mo. 3 months na akong nagtitake ng elixir. Almost all my concerns, wala na. Wala na. Yung bloated stomach ko, wala na. Ang galing-galing lang ni Lord, di ba? Nakakarampa na ako. Kaya, sobrang proud ako na ang galing-galing lang ng CEO natin na nagdala nito, na naisip niya na in a capsule, ilagay yung stem cell, na yung mayayaman lang dapat ang may kaya, pero pwede na nating i-intake. Kaya, saan pa tayo, di ba? Parang, Lord, andyan na. Parang, hindi na natin kailangan pumunta ng ibang bansa para magpa-inject ng stem cell kasi GFOX lang, ayan na, bili na lang tayo, di ba? Nandito ako kasi ako yung life testimony, living testimony ng product. Dapat nakatatlong puti pa, paitim na ako ng buhok. Pero hindi eh. Yung aking buhok na puti, nagma-brown. I don't know kung kita niyo yung brown na buhok. Kita niyo. Yung puti, may lumalabas na puti. Then later on, parang nagiging brown na din. Ay, naku, ang Diyos ko. 1,001%. Very, very effective. At mag-take na lahat ng may sakit. Mag-take na. Talagang may promise ng success of recovery sa elixir. GFOX Elixir Placenta. Laundry ko, umaabot siya ng 3 days. Pero ngayon, 1 day na lang, kinakaya ko na. Dahil malakas na ako, hindi na masyado yung pain. As in, wala na minsan. Kaya nakakaya ko na maglaba. The most priceless. Nabubuhat ko na yung anak ko. 15 kilo siya. Nabubuhat ko na siya nang matagal. Nakakapaglaro na ako with them. Na hindi ko nagagawa dati kasi lalagay ko lang yung anak ko sa crib kasi hindi ko siya kayang buhatin. Hihingalin ako kapag binuhat ko siya. We are the living proof na sobrang effective ng product na ito. Pag hindi pa kayo gumamit ng elixir ngayon, you are missing one half of your life. Sabi nga nila, di ba, na let your food be your medicine. Di ba? Hindi yung your medicine will be your food. So, habang wala pang complications sa katawan, wala pang sakit, prevention is better than cure, di ba? And then, sa mga may sakit, wag ding mabahala o mag-alala kasi nakita niyo naman yung ebidensya sa amin.
talagang araw-araw binabago kami ng elixir. Kaya subukan nito.